Magandang umaga po, ito pong ating weather update ngayong araw, October 2, 2021. Again, kung mapapansin natin, wala na po yung epekto nitong bagyong Mindul. Ito nga po ay nasa silangan na nga po ng coastal ng Japan. Sa ngayon po, umiiral pa rin po sa atin yung Easterlies, yung ating ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone. Kung mapapansin natin, meron tayo isang cloud cluster dito sa may labas ng ating Philippine Area of Responsibility. And within 24 hours, ito nga po ay posibleng maging isang low pressure area. At ito po ay inaasahan natin, ayon po sa ating advanced weather forecast, na ito po ay isang posibleng maging isang ganap na mahinang bagyo sa ngayon. Ayun po yung nakikita ng ating European Centre at ng Japan Agency. Sa ngayon pong araw na to, nakita po natin makaka-apekto po sa ating bansa, no? Yung ITCC muna. At ito po ay posibleng magpaulan sa Visayas at sa Mindanao. At sa may Metro Manila naman ay posible tayong makaranas ng mga localized thunderstorm. Check natin yung mga area na uulanin. Mapapansin natin sa extreme northern Luzon, magiging maganda po ang lagay ng panahon. Wala po tayong inaasahan na malalakas na pag-ulan na posibleng makaharana sa extreme northern Luzon. Dumako naman tayo dito sa northern Luzon. Dito po sa may Cagayan, mapapansin po natin na may maninipis na kaulapan. Kaya posible po tayo makaranas dyan ng mga pag-ambon. At dito naman sa may Tugigaraw, kung makikita natin meron tayong nakikitang mga kaulanan at posible pong makaranas ng biglaang pagbungsong pag-ulan dito sa may Tugigaraw at maging sa may Isabela. Dumako naman tayo dito sa may parte ng Metro Manila. Kung mapapansin natin, magiging maganda po ang lagay ng panahon sa may Metro Manila. Maliban na nga lang po na makakaranas tayo ng ating localized at thunderstorm. Dumako naman tayo sa may Mindoro Province. Kung mapapansin natin, magiging maganda rin po ang lagay ng panahon. Wala tayong inaasahan na malalakas na pag-ulan. Dito naman po sa may Bicol Region, kung mapapansin nga po natin, na magiging maganda po ang lagay ng panahon, makakaranas lamang po tayo dyan ng mga pulupulong pag-ulan. Posible pong makaranas ng biglaang pagbuhos ng pag-ulan dito po sa may Legazpi. Dumako naman tayo sa may Visayas area. Kung mapapansin natin, dito sa may Visayas, makakaranas tayo ng mga pulupulong pag-ulan, lalo po yan dito sa may Sagay, Rojas City, Cebu City, at maging dito po sa may Bohol. At hindi naman natin inaasahan yung mga sobrang lakas na pag-ulan, kaya makakaranas lamang tayo dyan yung mga biglaang pagbuhos at saka mga ambon-ambon lamang po. O yung mga isolated rain shower. Dito naman po sa may Mindanao, wala naman po tayong naasahan na mga malalakas na pag-ulan. Sa ngayon, magiging maganda po ang lagay ng panahon. Subalit mamayang hapon po, posible po tayong makaranas ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Dumako naman tayo sa may Palawan. Makikita po natin na magiging maganda po ang lagay ng panahon sa Palawan. Wala tayong ibang inaasahan na pwedeng magpaulan dito sa may Palawan. Dito naman sa ating advanced weather forecast, ito nga po yung ating imino-monitor na cloud cluster. So by 2 PM mamaya, so posible nga po ito ay maging isang ganap na low pressure area na nga po. At pagdating niya ng October 3, ito nga po ay papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. At ito nga po, malaki po ang chance niya na maging isang tropical depression. Pagdating naman po ng October 3 ng alas 2 ng hapon, mapapansin nga natin as tropical depression, nandito po yan sa silangan ng Mindanao. At pagdating naman ng October 4, mapapansin natin nag-i-intensify pa nga po itong nasabing sama ng panahon. Kung sakali nga po, ito po ay papangalanan si Bagyong Lani. At dito nga po ay posible siyang umabot sa tropical storm. At pagdating naman po ng alas 2 ng hapon ng October 4, andito na po yan sa may Surigao.
as tropical storm at nakakaapekto na po yan sa may Mindanao at sa may parte ng Visayas at even Palawan pwede po tayo makaranas na ng pag-ulan. October 5, mapapansin natin na nandito na siya sa eastern section ng Visayas at nakakaranas nga dyan ng malalakas na pag-ulan ang area ng Visayas hanggang Mindanao at maging southern Luzon po makakaranas ng mga pag-ulan dahil dito sa nasabing si Bagyong Lani. Pagdating naman po ng alas 2 ng hapon ng October 5, posible nga po magkaroon tayo ng landfall scenario. Dito po yan somewhere in Visayas at tatawid po yan dito sa may pagitan po ng Mindanao at ng ng Mindoro at ng Palawan. Then pagdating po ng October 6, makikita natin ano na pwede rin po na dito ay dumaan yan sa may yung pinakasentro niyan sa may Mindoro at pagsapit ng October 6 ng alas 2 ng hapon posible nga po no na lalabas na ng landmass yung pinakasentro nito. At pagdating ng October 7, mapapansin natin no unti-unti itong lalayo sa ating landmass. And pagdating ng October 7 ng alas 2 ng hapon, ito nga ay andito sa may western section ng Northern Luzon. At pagdating ng October 8, mapapansin natin ano, andito na po yan sa may parte ng extreme Northern Luzon. Mapapansin natin ano, at meron pa tayong isang low pressure area na nakikita dito sa labas ng Philippine Area of Responsibility. So ngayon po, ito pa lang po ang ating available data para po dito sa ating minomonitor na sama ng panahon. Again, inuulit natin, ano, ito pong advanced weather forecast natin is a possible scenario. Kumbaga, ito pa lang po yung first scenario na posibleng maging daanan or dadaanan itong nasabing bagyo. Malaki pa po ang chance na magbago ito dahil malayo pa nga po yung range ng ating advanced weather forecast. Kaya manatili po tayong nakatutok sa ating weather update para po dito sa ating minomonitor na sama ng panahon. Para ngayon pa lamang po, no, yung ating mga kababayan na posibleng daanan nitong nasabing sama ng panahon na ito ay makapag-ready na po sila kung ano man po ang posibleng maging pinsala nitong nasabing posibleng bagyong Lani. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.